January 24, tama ba? Oh, tama, Friday. Ano ba yan hanggang ngayon? Hindi ko pa rin maalala yung mga pecha. Kahit araw-araw na tayo nagbablog talaga, no? So, today is January 24, 2020. And ano bang gagawin natin ngayon? Oh, marami tayong gagawin. Ako ngayon. Really, nigga? Tapos na kami mag-breakfast sa baby. And ayun. So, tapos na rin ako mag-hugas ng plato and maglinis dito sa baba. Mamaya, really, nigga? Aset na tayo para maglinis sa taas. At ganun naman yung lagi kong ginagawa, actually. Yes, actually, favorite. Tapos ngayon, nag-init ako ng tubig dahil maliligo muna kami ni baby bago umakyat. But habang hindi pa kumukulo, lilinisin ko muna yung rep para naman may magawa tayo. Meanwhile. So, ayan lang yung rep namin dito. Rep nila. Correction, rep nila to. So, ayan yung rep, sobrang dumi na. So, ayusin na natin. Ito, tinanggal ko na yun dito. Sinimulan ko na. Yan, lilisin natin. Pagmasdan nyo na ang transformation dahil mamaya wala nang laman. Walang laman yung mga rep dito. Walang laman yung rep. Yan. So, lilinisin na muna natin. Okay, let's go! So, ayan. Ayan, malinis na. Wala nang laman. Hindi, ayan na siya. Pero hindi ko pa nalalagay yung mga dapat ilagay. Yung mga nandun sa dulo, hindi ko na matanggal kasi ewan ko, nakadikit na yata yung sinuwi. Ayaw matanggal ang tigas. Ayan. So, okay. Whoop! Refreshing na siya. The next day. I'm back again. Yo, so good morning. Hindi ko na natapos yung vlog ko kahapon dahil napuno yung memory ng aking cellphone. So, kailangan ko pa ulit mag-edit and mag-upload para magkaroon ulit ng space. So, struggle is real. So, today is January 25. Tama ba? Okay, para naman akong ewan. So, yun, tama. January 25, 2020. So, today, ang gagawin na... Aalis kami ngayon. Pupunta kami ng Marikina. Pupuntahan ko yung kapatid ko. And really, nigga? Ipapalito nga kay daddy ng panset para may maidala naman ako sa kanila. Sa kanya, mamaya, sa kanila. Para magsalo-salo kami. And ngayon, nagluluto ako ng... ano ba yan? Nagluluto ako ng Maja Blanca. Gagamitin natin yung rice cooker dahil wala kaming gas. So, ngayon, ituturo ko sa inyo to para naman magkaroon kayo ng idea kung sakaling wala, mawalan din kayo ng gas. Or, kung wala kayong diuling na, ano, na improvise na diuling, pwede kayong magluto sa rice cooker, na simpleng rice cooker. Kasi, di ba sabi nila, ano, yun, kailangan bumili ng multi-cooker para lang makaluto. Alam nyo, once na nagluluto ka, parang ako, maparaan kasi ako. So, kahit saan, halimbawa katulad yan, rice cooker, pwede ako magprito, pwede ako magadobo. Really, nigga? So, yun, hindi mo na kailangan bumili ng multi-cooker. Okay na yung ganyan lang, yung tigpa 500 na, ano, na rice cooker. Diyan, magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Pwede ka rin mag-bake kung gusto mo, yan. So, alam niyo, maparaan kasi talaga ako. So, tsaka nagluluto kasi ako, kaya alam ko yung mga ganun ba. Really, nigga? And, madaling gawa ng paraan kapag sanay ka magluto. So, yun, gawin na natin to and simulan na natin. So, syempre, para makagawa ka ng Maja Blanca, kailangan, di ba yung rice cooker nga ang gagamitin, kailangan ito ay maglagay lang ng tubig na may katamtamang rami at hayaan lang kumulo. Syempre, pag kumulo na, kailangan natin mga sangkap, kailangan natin ng
corn para sa ating Maja Blanca, gatas, condensed or evaporated. Pwede rin kayo maglagay ng sugar, pero ako, prepare ko yung maglagay na lang ng condensed and para hindi masyadong matamis. And, at saka, kung meron kayong fresh na coconut, it's okay, pero kung wala, pwede rin to. Coconut powder. So, itutunaw nyo lang yan sa mainit na tubig para maging tunaw siya and maging gata siya. And, syempre, para mabuo ang Maja Blanca, kailangan natin ng cornstarch. Ayan, may cornstarch ako dito. Ang cornstarch is tinutunaw yan sa tubig. Sa tubig na nasa bowl. And, tutunawin nyo muna bago nyo siya ilalagay sa pinapakita nyo. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung procedure kung paano gagawin. So, guys, para gumawa ng yung pinaka main ingredients niya, yung cornstarch, kailangan may tubig kayo na ganito lang karami sa isang bowl at saka nyo ilalagay yung cornstarch. Kailangan kasi dyan nyo siya tutunawin kasi hindi nyo siya pwede isabay dun sa pinapakuluan nyo dahil titigas. So, kailangan i-dissolve nyo muna siya sa water maigi. Ayan, kailangan medyo marami para mas maging strong at mas umigas yung ating Maja Blanca. So, ayan naman talaga yung purpose niyan. Para tumigas yung Maja Blanca. So, ayan. Kailangan talaga marami. So, ayan. Ganyan lang yung gagawin sa cornstarch. Kailangan wala nang makikitang matigas. Hahaluin nyo mabuti. Kailangan walang makikitang ganyan. Para walang mamuumuo. Lahat pantay. So, ayan. So, ayan. Dahil kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ito. Ayan. Kumukulo na siya. Dito na natin siya mismo yung didissolve. Sa matugnaw. So, ayan, dahil okay na siya, pwede natin ilagay ang gatas. Ilagay ang ating condensed milk. At halu-haluin. No more time. Can we make a move? Para malaman nyo kung luto na yung Maja Blanca nyo, kailangan sobrang tigas na nyo. Tipong hirap pa kayong haluin siya, gano'n. Tsaka nyo ngayon ilalagay yung mahinis.
Magtira kayo ng mais para sa tatay. So ayan guys, kailangan ganyan na yung texture niya. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ganyan. So ayan, nakaluto na tayo. So this is called cooking Maja Blanca in rice cooker, diba? So alam nyo na, yan ang mga ganyang diskarte dapat ang ginagawa nyo pag wala kayong malutuan. So at least alam nyo na, Carrie Bells magluto ulit. Mas okay nga dito kasi talagang hindi malakas yung apoy. So no worries. Dahil yan. So ayan, okay na pwede na natin isalin sa lalagyan. Ayan, luto na siya, diba? So, walang imposible, guys. Alam nyo na, ha? Pwede nyo na i-try yan sa inyo. At least, diba? Kahit wala kayong gas or kalandiuling or anything, basta may rice cooker ka, pwede ka magluto ng Maja Blanca. Pwede nyo pang merienda, pang kain nyo, pang stock sa rep, or pang benta. So, ayan. And kapag nakabenta ka na, pwede ka nang bumili ng gas. So ayan, guys, titikman na natin siya. Well, gusto rin ng anak ko. So titikman namin siya. Pasensya sa itsura ng anak ko, ang bungis ha. Kasi kanina, gumawa ako ng chocolate. Yung ano siya, yung Ricoa, gumawa ako ng hot chocolate. So, kaya pinaglaruan niya, kaya nagdano yung itsura niya. Yummy. Yummy. So maliligo na rin kami kasi mamaya aalis kami. Sarap. Tama-tama yung tamis niya. Hindi ko na siya nilagyan ng asukal tsaka ng iba. Ang nilagay ko na lang is isang condensed. Pero depende din yan kung gano'ng karaming lulutuin. So, ayan. Panalo. Sarap. Nagustuhan na anak ko. Yummy. Yummy. So, ayan guys. So, okay na nakabagluto na tayo. Well, dito ko na siguro tatapusin yung vlog na to, this episode, kasi gagawa ko ng another vlog kasi mamaya alis kami. So, ayan guys. Bye! Kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video.